DWIZ, programang sasabuhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-uusap, pinakwedaw, pwede ka rin maskwan. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto, at si Trixie Cruz, Angeles, oh! Karambola, karambola, umaga, Karambola, sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Karambola, karambola, umaga. Magandang umaga, welcome to Karambola. Kasama sa Impilan, Conrad Banal. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Wala pa po si Boss Jonat, and we're waiting to hear from TP kung makakapasok siya. Yesterday po kasi wala pa siyang boses, and he's been advised na hindi naman sa tumahimik muna, pero not to overtax his voice. So titignan po natin kung makakapasok siya today. DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. Attorney Larry Gadon also cannot join us. He's out of town today and on Thursday. So mukhang tatlo lang muna kami for now, unless TP can join us later. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Don't forget to like and share. Morning, yes, good morning, good morning. Malapit na ang undas. Ilang araw na lang ba? Tatlo. Pero sa Thursday, holiday na. Ito ang ang medyo malungkot na balita. Ang sabi ng labor, ito muna tayo. No work, no pay, November 1 and November 2. Ay, akala ko holiday. Hindi ba siya official holiday? Eh, hindi ba Lunes yung, di ba Sabado yung 2? Yeah. Pag nagtrabaho ko ng Sabado, talaga namang walang trabaho ang Sabado. Meron kang weekend pay. Kung papatrabahuhin ka on a Saturday. Ang Friday, ang November 1, no work, no pay rule will take effect daw. November 1 and November 2. Okay. Eh, di ba Sabado nga yun to? Talaga naman no work yun. Unless daw there is a policy. Kung inyong kumpanya, ang polisiya, eh kapag ganyan, merong may bayad kahit hindi pumasok, hindi ba
traditionally talaga na walang pasok tong November 1. Yeah. May official holiday siya. Bakit bigla naging no work, no pay? Hindi ko maintindihan to. Ah. Ano bang November 1, Friday? It's a Friday. During the holiday, ang empleyado kasi meron 30% additional to the basic pay kapag okay. nagtrabaho ang isang worker. Or 50% kapag rest day. Halimbawa, okay. nagtrabaho ka na Sabado, may additional 50% yun. Pag ordinary day, additional 30. Kasi may deklarasyon eh, proklamasyon, na special non-working holidays. Ang November 1 and 2. Diba? Okay. Nangangahulugan, non-working holidays, wala ang pasok talaga. Yes. Okay. Bakit no work, no pay? Weird nga eh. Hindi ko maintindihan yung advisory ng Dole na to eh, no? Ni Silvestre Bello. Kailangan nila mag-verification dyan, ha? Oh. Parang sinasabi nila na it's not an official holiday. Eh, may proklamasyon nga eh. Kaya nga. Na it's so, a non-working holiday. Ano so, yun? Holiday siya talaga. May written kapag order? Dineclare ng government holiday, walang pasok. Yeah. Kung walang pasok, bayad ka pa din kasi gobyerno. Wala kang choice as a worker. Correct. Okay? Sinabi ng gobyerno, non-working holiday yan. So, walang pasok talaga. So, no choice ka, hindi ba? Wala silang no choice. Maski gusto mong pumasok, walang pasok eh. Paano? And then... Good morning, and then no TV. Work, no, and then no work, no pay? Okay ka o, paano na? Ba yun? Okay ka na. So, hi guys. Wait, sexy boses ni TV ngayon. Bonus tayo okay. lahat. Paano ka, ano ba yung sa batas yan? Kasi masyado naliligo. Eh. Ano ba yan sa batas? Ano yan sa batas? Sa batas, pagka special, pagka non-working holiday siya. Proclamation, na, ano ho national, yan? Non-working proclamation holiday. 555. Oh, pure overtime si Duterte na mismo ang nag-issue dyan. Yeah. At ang diniklara niya ang proclamation na yan, November 1 and 2, special non-working holidays. So may premium yan, ang bayad dyan. Okay. Pag hindi nga nagtrabaho, bayad ka pa din, no, ordinary pay, kasi sinabi ng gobyerno, non-working holiday. Tapos kung magtrabaho ka, may premium. Eh bakit sumisingit ngayon tong si... Bello? Weird, ano? Kung i-harmonize no work, no natin, pay daw. Kung i-harmonize natin, ang sinasabi niya is magtrabaho pa rin kayo. Pero hindi niya sinasabi na walang premium yung sweldo for the day. In other words, overtime pa rin siya. Pag nagtrabaho ka. Pag nagtrabaho ka. At hindi pag hindi ka nagtrabaho, wala kang bayan. Yun yung tanong. Mapaparusahan ka ba kung hindi ka pumasok on pag hindi holiday? Ka pumasok, wala ka sahod. Hindi, bawal yan. Bawal yan. Magkakatestingan yan. If the employee yan, did not work, the no work, no pay principles shall apply. Unless there is a favorable company policy, yes, practice, or collective bargaining agreement. Mm. Palagay ko to, yung construction, halimbawa. Arawan, yung mga arawan. Yung mga no work, no pay talaga. Talaga naman, no work, no pay sila. Hindi sila regular. Contracted unless service, there is a favorable company policy. Uh-huh. So kung yung policy, ikaw ay kinsenas, bayad ka. Or sa collective bargaining. Meron ayun. Yan siguro, yung mga arawan. Pwede bang mababaw lang ako? Ano, anong gano'ng kababaw? Balita, October 24, 2019 sa Abante. Ano kaya? Pwede ka na. Si Laila De Lima to, no? Leila, Abante yan. Abante. Sa Abante. Ano sabi? Leila. Leila kay Dick. Tirahin mo ako ng harapan. Sabi? Sabi ni Laila. Hinahamon daw ni Senator De Lima, si Senator Gordon, na tirahin siya ng harapan. Eh kaya ba tiisin ni Gordon? At hindi daw patalikod. Aray, sa GCTA law. Sabi ni Laila. Bakit hindi, kaya ba siyang tiisin yung itsura niya ni Dick? Harapan. Ayun lang naman natin, hindi ko na ibig sabihin ni Leila. Pero yung pakasang tabi ng alababante. Pero siguro, takpan ng kumot. Yeah! Okay, patayan ng ilaw. Grabe.
Napakaloko ng abante. Sira ulit ito si Nahili. Kaway-kaway naman dyan. Sa staff. Shout out sa publishers and staff ng Abante. Good job. Binabasa ko on the way here. Baka naman English sinabi. Hindi kasi on the way dito, nagmamotwash ako sa ano. Sa kotse. Oh, tapos, pagka nung magkabasa ako, bigla, tulasik doon sa headrest nyo. Punas-punas. Yeah, that laughed that hard for so long. Pero ayun, anap na, attorney, pa-hijack lang. Na-discuss mo na ba kahapon yung expiring? Yes. Okay, bigyan lang ko lang kayo ng recap, ha? Ah. Yung sa mga followers ko na absent kahapon, na nanonood ng karambola. Kasi ganito po pala, sir. Number one, 18.5 billion worth of drugs sa warehouses ng DOH ang about to expire. Matagal na natin ni-report dito. Diba? Matagal na nga po. Opo, kaya lang kasi nalabuhay uli. Dahil po, kasi ganito eh. Yun nga yung persistently coordinated. Yeah. Diba? We shall, ano ba yan? Insist, ah? No, we shall, paano ba yan? Intensify coordination. With the local governments. Parang ang problema, yung local government, kulang sa hingi. Kulang sa pok. Hindi nangihingi sa DOH. Hindi ang problema, napakadaming gamot nilang binili na hindi nila kinonsulta yung LGU. Dahil ang unang iniisip yung komisyon. Tama. Okay, tuloy mo. Kasi nga po, sir, ang normal po na shelf life ng mga gamot, 3 years, di ba? Tapos, sa batas, dapat, pag at the moment na i-deliver yung gamot sa DOH warehouse, dapat 2 years minimum pa yung 2 years before expiration pa. Sino nag-check nun? Wala. So, ibig sabihin, pwedeng bumili ka ng gamot na malapit na sa expiry, makakalusot lang yun. Wala yun. Ngayon, heavily discounted pag marapit na mag-expire. Dapat. Pa-expire na yan eh. Anong pang i-discount mo pagka namihigay ka? Hindi, eto nga, sir, ang masaklap. Kung ngayon yung COA report in-release na yung mga past months na to, ibig sabihin, yung mga pa-expire, yan po yung mga i-deliver up to 2017. Okay, up to 2017. Yung pong mga binili po ng 2018, hindi pa-expire yon kasi kumbaga, second year pa lang nila ngayon eh. Hindi natin pwedeng masabi yun. Hindi, darating pa tayo dyan. Technically, pwede. Ano mo tayo, presumption of regularity. Okay. So, ibig sabihin, yung mga nabubulok, binili 2015, 2016, 2017. Yeah. Si Duque, naupo, November 2017. Correction, October 2017. So, ibig sabihin, nung by the time na umupo siya, alam na niya na may mga pabulok. Kaya lang, ma'am, isipin nyo, tinaasan pa ng halos kalahati yung purchases noong 2018. So, pinadami pa niya. Tapos, ito pa, attorney. Di ba metformin, yung pinakita ko sa iyo na nag-viral ko na yung nakuha kong picture ng metformin na 3 months na lang mag-expire na. Okay. At email ulit sa akin yung tao na yon. Pinakita naman niya sa akin yung binigay last year. Yung binigay po last year, expiring naman, January 2019. So, ang nangyari, every year yung mga binibigay sa kanilang gamot, pa-expire natin talaga. So, consistent to. Consistent nga na gano'n ang policy. So, ang teorya ko talaga, parang magbe-bedding tayo ngayon, i-award kita ng contract. Tapos, hindi mo pa i-deliver. Nagawin mo lang, kung ano man yung stocks mo, ibenta mo muna sa pribadong merkado. Tapos, pag may mga tira-tira, ipunin mo rin sa mga butika, dalagay mo sa DOH. Wala ba sa terms ng contract? Alam mo, meron akong info. This is from a small pharma. Okay. It tends to show na talagang nagkaroon ng talagang medyo kaduda-duda na mga transactions. Big purchases sa Big Pharma. Okay. Noon daw panahon ni B.S. Aquino, yung si Garin. Garin. Sila, yung mga liit-liit na kontrata, medyo inuupakan.
Mm. Ay, maliliit. Yung mga liliit. Ah, maliliit. Ay, no, pangang pa noon. Kasi maliliit. Wala makakapansin. Kasi, hindi. Yung mga malalaki, hindi naman ganun kalaki yung taga. Ah, mas efficient kasi yung bigger. Noon. Dito, kay Duque. Wala, okay na sila. Hindi na sila masyadong pinapansin. Kasi nandoon na doon sa mga big purchases. Diba yung central procurement policy. Nandoon na yung mga malalaki. So therefore, yung mga barya-barya, sila, hindi na sila tinataga. Yun na info na galing sa isang maliit na pharma. Ito kasi ang masaklap doon sa ginagawa nila, sir. Huh? Sabi ko, yan, pati yung binigyan ng 900. Kasi ang nangyari doon, sir, diabetic yung nag-email. Oo nga. Tapos 900 tablets for like 3 months lang. Oh. Which is actually twice the required. Kasi 4 tablets lang for 3 months yun eh. Hmm. Four tablets per day for 3 months. Okay. So ibig sabihin 90 times 4. Mm-hmm. More or less 400 to 500 tabs lang ang kailangan, 900 ang binigay. Buti ikaw yung co-host dito, hindi si Lenny. Anyway, continue. Oh, Diyos ko, kung 16,000 ang kailangan. Okay, then, so, sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko, di may expire lang yung kalahati. Mm. Paano ako, halimbawa, pagkaliwawa, kasi galing ako sa mahirap na barangay eh. Mm. Yung mga ibang mga kapitbahay ko doon, walang pambili ng gamot. Mm. Paano pagkaliwawa nag-expire na yung gamot? Tapos, nakikita nila nakatiwangwang lang yung mga expired na gamot doon. Sayang naman. Yun naman narin nila kaysa wala. Sige, pamigay nyo na yan. Nangyayari talaga yun. Kahit ma-overdose na. Ganun. Kahit ma-overdose yung mga tao. Tapos may nag-explain daw. Isa daw, health professional. Sige, let's assume na tama yung sabi na. Actually, TP, pag binigay mo naman yan na expired, hindi naman, meron pa daw parang 3 to 6 months window bago talaga bumigay yung gamot. Ang sabi ko, well, sa batas kasi guys, pag sinabing yung expiration date denotes yung last possible date na kompleto pa yung efficacy ng gamot. Mm-hmm. Pag nag-expire, hindi naman necessarily poisonous yung gamot, kundi not as effective. Kumbaga best by this date. Optimum siya until a certain date. Yeah. Okay. Parang yung isda. Mm-hmm. Pwede naman bilasa. Kaya hindi mo nang bilasa. Pwede ka hindi mo nang sarili. Hindi bulok. Hindi naman siya bulok. Hindi ka naman mamatay kung bilasa yun, pero hindi masarap. Hindi yung full nutrients. May tanong ako bakit hihintayin mo yung expiry bago mo ipamigay? Gusto ko rin makita. Kaya ba, alimbawa, kung isang taon pa na ipamigay mo yan, pwede niya itago. Mm-hmm. Mauubos niya ba lahat yung kamukha yung sinasabi yung Losartan sa Bulacan kahon binigay ilang araw na lang mag-expire kaya mauubos yung tao yun days talaga literal days malalapit pala yun kaya ba ubusin ng gusto ko rin malaman kung ano yung terms of reference dun sa bidding. Hindi nga sila nagsasalita maski yung COA report ayon sa aking informasyon yun hindi nila sinagot. Dapat siya kasi, binigyan ka ng report ng COA, i-explain mo kung bakit ganon yun. Correct. Alam mo ba, ito pa pinakinasasawa ko na loob sa gobyerno. Mm. Alam mo si Pangulo, sabi mo, Mr. President, di ba sabi mo, game tayo sa transparency. Meron ka pang freedom of information and shit. Ito problema, yung mga tao mo, hindi ka naman sinusunod. Mm. Yun pong alam niyo, Phil Jobs. Gumagawa ng dahilan para kasi po ganito, sa United States, meron pong silang system, isa po yung central procurement na website. Uh-huh. So if you're gonna, pag magbibid ka for US contracts, for US government contracts, lahat nandun. Yeah. Pati yung mga competitor mo, kung ano yung mga binid nila noong araw, nandun lahat. Open source, open data. Dito sa Pilipinas, ma'am, mag-login ka lang sa PhilJobs mo, napakahirap na. PhilJobs yung tawag doon sa central procurement dito. Yes. Yung pala, ako nag-login ako. Diyos ko, hindi na ako makalagin. Di ba, nag-contractor ako dati sa DFA? Mm. So, may PhilJobs account ako. Mm. So, ngayon, tetry ko na i-search yung mga ibang mga bids ng DOH. Mag-login na ako eh. So, ang tanong, ba't kailangan pa mag-login para ilabas yung information? Public yung information. It should be, It should be public. Freely searchable sa PhilJobs website. Uh-huh. Tapos, meron pang nakakatawa pa.
may click pa doon na open data, transparency, camera route. Pero pag kinilik mo, mga diagram lang na may table na, masabi lang na may table, may PowerPoint presentation. Well, ang dami ang ganyan nagtataka. Halimbawa, si Dominguez, bara ng bara doon sa airport. Publicly, si Duterte, being the chief executive, di ba? Sinasabi niya, okay na okay sa kanya yung airport. Yan. Okay, publicly yan, sinasabi niya. And yet, si Dominguez, privately, secretly, like a thief, ino-oppose niya yan. Di ba? Tatlong taon na siya nagla-clarify. So, nagtataka yung mga publiko, di ba para sa public welfare yung magkaroon tayo ng magandang airport? Di ba? Bakit hindi masibak-sibak tong to or DOH for that matter, di ba? Meron mga gano'n, no? Yung tubig, sinabi niya, mag-review noon pa yan. Abril ba yun? Bago yung nagwa-warning na ng El Nino. Nagalit na nga siya, pinatawag niya sa palasyo yung mga yan. At ngayon, gusto pa siyang bulahin. Binara niya na, teka mo na, wag na tayo magbulahan dito. Alam ko naman kung ano ang ginagawa niyo dyan. Shape up or ship out. Ganun na sinabi niya noon. Ni Pangulo. Diba? Talagang tinete niya. Ngayon, ilang buwan na nakaraan, wala na naman tayong tubig, inulit niya na naman yan. Ang problema kasi yung MWSS, isang agency lang on top of it, nung tubig. Ang dali-dali mong isang tao lang yun Diba? Bakit ganun yung naging sistema dyan? So, kailangan ng review. Sino yung magre-review doon? DPWH, because DPWH, sa kanya yung MWSS, under sa kanya. Corporate arm yan ng DPWH. Okay. So, lahat dyan, affecting the public, directly, health, sobra yan. Airport, we have 10 million OFWs. Nahirap kapag umuwi, di ba? Bukod pa doon sa mga bumabiyahing Pilipino overseas. Tapos yung tubig, lahat tayo apektado niyan. So meron mga nagtatakang ganun. Mukhang si Duterte mismo, naging biktima na siya nung sarili niya. Yung sa loob, yung tao nakatalikot sa kanya. Pero merong low-key coup. Mukhang na. Ano ba yung sinasabi ko tama dati? Tama yung term mo. Parang, low-key coup dito. Low-key. Hindi pa low-key niya napapansin. Low-key hayat. Hindi buki. Kahit siya, hindi pa niya napapansin. Hindi obvious na obvious. Pero meron ng ganun. May low-key hayat. Hindi na nakakarating lahat sa kanyang atensyon. Yun ang yung pala, sir. Or, ano ka ba? Yung pala negosasyon for speaker, alam ko na na may low-key na hayat din. Diba? Kasi meron nag-threaten ng hayat din si Dominguez according kay Chenzo ano pa ba? Babaray, sabi niya, tatagalogin ko na lang ha. Kukontrahin namin si Presidente pag hindi naging speaker si Alan. Sabi ni Dominguez kay Di Procopio daw kay Atienza sa isang interview sa GMA News. So, kaya niyang takutin si Duterte? Well, apparently so. Confident siya si Dominguez. Yeah, kasi ang di ko magets, yung sabi ng mga followers ko, bakit sinuportahan naman naging Presidente si Cayetano nung umupo? Wala naman. Sinabi ba siya na hindi, nag-referee lang siya. Ganito yung nangyari doon. Hindi talaga out and out support. Ang sinabi niya lang kasi, kailangan ko ang Kongreso. Hindi pwede magulo yan. Dahil ang dami niyang gustong batas na mapasa dyan. Diba? Yung wish list niya no Sona. Okay. So hindi pwede magulo yan. Ang ginawa ni Duterte noon, hindi niya outright sinuportahan si Cayetano. Yeah. Ang nag-broker siya nung proposal na term sharing. So sinabihan niya lahat, accept this. Okay. Term sharing. Hindi niya sinabing si Cayetano speaker. Actually, ang binroker niya, yung term sharing. Actually, so lahat kayo, you accept it. Ang general, yung Duterte family, makaano sila, maka-Lord. Tama. O maka-Lord Velasco. Yeah. Tapos yung GMA faction naman, maka-Martin. Okay. Tapos si Cayetano, maka-Cayetano. Of course. Tapos ang ending, depresya, ang gusto daw ng Mila Dominguez, nung click ni Dominguez,
itong si ano, Cayetano. So ngayon, ang threat daw, according to sa ilang mga congressmen noong panahon na yun, kinuwento sa akin, eh, pagka hindi si Alan na naging ano, pag hindi si Alan na naging speaker, baka ipitin niya yung mga proyekto sa distrito namin. Iipitin ng Department ng DBM. Doon sila natatakot. Releases. O kasi baka maging Pyrrhic victory. So ngayon daw, kaya daw si Alan yung maupo, eh kesa naman wala silang mahita. At all. So, kaya ngayon, nagsasalita na si Alan. Sabi niya, kapag, ano daw, kapag sinabi ni Lord na ikaw na ang maging he's ikaw open daw to serve the fourth time out. Term. Nakita mo yung statement niya? He's open niya? To serve the fourth ito, term. Ito, okay. Sabi niya. Well, you know, open to the possibility eh. Kung si Congressman Velasco mismo magsabi sa akin, ikaw na lang. Alam nga naman pilitin ko pa siya, di ba? Ang dami ng bullshit. Right. Parang ganito, Titi. Kaurin tayo. Hindi, parang ganito. Boss Edgar. Di ba? Kausap ko si Boss Edgar. Boss Edgar, kung gusto niyo akong bigyan ng raise, sige. Tatanggapin ko naman yan. Sino ba naman ako para kumenda? I am open. Para bang magtitiis ako? Para matanggap ko lang. Para bang napakasama nung iyong offer ni Velasco. Boss Edgar, ikaw na lang ikaw na lang ang speaker. Say kabubuti po ng Aliw Broadcasting Corporation. Kahit nabigat po sa loob ko. Tatanggapin ko na lang. Tatanggapin ko na po ipag-double niyo ng sweldo ko. Masama po talaga ito sa loob ko. Pero po kakayanin. Pero I'll dahil take one for the team. Dahil sa pagmamahal ko sa inyo, Boss Edgar. Tatanggapin ko. If you insist. Palala ng palala itong sagot nito eh. Noon, sabi niya. Meron pa naman eh. Buhay pa yan. Yan term chairing, buhay. Paano yan nagsusurvive tong lintang to? Buhay pa yan, sabi niya noon. Di, paggabihin nyo nga si Aral at nakabahan naman ng konti. Kulang sa kaba po. Si Ivy na yung kape na yan. Hindi, kulang sa advice. Kulang sa advice. Akala niya tama yung mga sinasabi niya. Hindi niya alam nakakatawa. Pinagtatawa na siya. Noong una, di ba? Buhay pa yung term sharing na yan. Ay, hanas siya. Pero, tinuro niyo bigla si Duterte. Wait, hindi pa yun ang umpisa niyan. It is up to Duterte to confirm kung okay pa si... Wait lang sir, nag-skip ka ng step si, eh. Velasco. Noong una, wala siya sa speakership race. Okay. Tapos nagpumilit siya. Hindi. Pero nung panahon na yon, Martin, Lord lang, Martin Romualdez, Lord Velasco lang magkalaban. Okay. Singit siya. Gusto doon niya mag-speaker. May nakalimutan kang step pa. Ano pa? Election pa lang, humirit na siya. Na? Sabi niya may usapan na daw sila ni Presidente. Kaya siya nag-ano. Kaya nga daw siya tumakbo for the House. Yes. Kasi may usapan sila na siya na daw yung speaker. Just ko may ganun pagpapalagulang. Okay, ang sinasabi ko kasi, meron ang term, nagkaroon na agreement. Noong una sinabi niya, buhay pa yung agreement na yan eh. Pero kailangan i-confirm pa ni Duterte. Tinuro na naman niya si Duterte. Nasita siya ron. Bakit mo sinasangkalan si Duterte? Okay? Masama. Mali. Diba? Lalo magagalit sa kanya yung mga congressman na sumusuporta truly and honestly kay Duterte. Okay? So tinira siya ron. Ngayon, nagbago na naman ang ihip, ang salita niya. Eh, tatanggapin ko naman kapag pinilit sa akin. Oh, diba? Wala na si Duterte sa picture. Pinipilit na siya ngayon ni Ala, ni Lord. Ni nakakaya Velasco. Nakakaya naman si Alan. Diba? Ano? Pwede ba pinaperwisyo ng ganyan si Alan? Kaya lang. Diyos ko, ano ba naman yung... Baka kasi uferan siya eh. Diba? Ang hirap kaya nung ako yung bibigyan ng burden. Ng burden na gumastos ng 1 billion na Intel funds. Diba? 1.6. Ang hirap naman nun.
Oh, ano ba naman yung hindi ka magbayad pero ng mga consultants, no? Pero wait. Mm-hmm. Ay, true. Pero wait. Hindi tayo mag-una natin i-touch siya, pero Diyos ko, lalaki pa eh. Pero ito yung point. Yung si ano si Alan ma'am, ang dami niyang mga hanas-hanas na ganyan. Nung natatawa ako, kahit yung pinakahuling announcement na yan, siya pa rin ang nag-i-spokesperson for Velasco. Oh, diba? 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 He speaks for himself na nga, pati siya. Siya mag-announce ng di umano eh sinabi ni Velasco, tapos pagkatapos niya i-announce, ma-o-offend siya, tapos nun, ire-rebat niya. Yung sinabi niya mismo. Yung bagay na siya rin naman ang nag-announce na hindi man lang kinukumpirma ni Velasco. Tapos pagka-rebat niya, huwag ka. Pagkasalita uli siya, may krebatal si Velasco according sa kanya. Ano katarad-taduhan niya? Kala mo yung mga attorney yung hindi ka magkapadala lang sa balita. Yung titignan mo talaga yung maupo ka lang habang nagkakapi sa umaga. Alam mo yung medyo slow ka pa? Kakapi ka sa umaga, titignan mo. Hindi pa tumatama yung caffeine. Ang talaga reaction mo, tangin ang gagong to. Ano talaga gagagawa nito? Pero pag nag-kick in na yung caffeine, hina-high blood ako minsan sa kanya. Ako hindi na, tatawa na. Sabi niya daw, mas importante sa kanya na yung to do it well, the job. Next. Okay. Boss, mas importante sa iyo to do it well. Pero meron kang 22 deputy speakers. Hindi importante sa iyo yung ano, yung ikaw ang mag-i-speaker hanggang sa huli. Just to do it well daw. Pero meron ka 22 deputy speakers precisely para ma-solo mo yung term. Para at saka ma-buyout yung opposition. Parang switch everybody. Kailangan naman 1.6 billion. Alam mo, natatakot sa kwento ni Cayetano, Emperor's New Clothes. Yung nakahubad yung Emperor, naglalakad sa town. Pero kumbinsido si Emperor na ang ganda-ganda ng damit. Ang galing-galing niya. Parang gano'n si Cayetano, di ba? In all it takes is a little child to shout na, tangin naman, nakahubad ko eh. 12 lang ho ang deputy speaker. Ilan ba ang deputy speaker nung panahon? Hindi. Ano lang? Lima. Hanggang 1995, isa lang. 1995 to right before Gloria, 3 to 6. Oo. Tapos nung kay Gloria, 14. Hindi. Hanggang ano, nung panahon ni Speaker Mitra, there were already, by region eh. By region. Region. Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Plus one lady. Okay, so lady apat. Apat. Ganon yan. Ganon. Tapos after that, lima nung panahon niyo. Lumipad nung kay Bebot. Lumipad nung kay Bebot. Higing 14 nung kay Bebot. CCU yun. 22 ito eh. Hindi, yung kay Bebot naman, I would understand. Kasi 12 lang daw, 12. Yung 17. Mega LP yun eh. 200 plus yata nun LP. So he had to work out. So he had to actually buy their loyalty talaga. Walang choice pa. Ganun din to eh. Ha? He has to buy the loyalty so, kasi hindi naman siya ang choice eh. Totoo naman. 22, so 22 speakers. Deputy speakers. Sayang. So, alam naman natin yun. Okay. Ito. Yung kaninang pinag-usapan nyo, by the way, naririnig ko kay sa Radyo Del. Yung tungkol dun kay Presidente na ano siya ng cabinet. Parang na... Ano yan eh, it's the reverse of regulatory capture. Iyon na nga, yun reverse. Ibang, yung pinuno, seryoso sa reform, may mga ikaw. Tao siya, na parang, di ba? May sariling ina-undermine yung kanyang gustong gawain. Feeling. At yun, ano yan ha, pare? Very subtle ang mga workout niyan. Ay, true. Magagaling yung mga yan. Alimbawa, yung clarificatory. Medyo, pag ikaw presidente, ang iniisip. Clarificatory question. Ay, kailangan lang i-clarify ito. Hindi nila sinabi kay Duterte na tatlong taon nang kinaklarify. At saka, siyempre pag nag-uusap sila, sasabihin niya, hindi ba napag-usapan na natin ito noon ba? Sir, mayroong isang period doon na hindi mo nakita eh. Parang ganon. At saka hindi necessarily pinipigil yung project. Hindi. Silang huwag sabihin na may... Umuusad. Pero increments lang. At saka hindi lang binabawi yung notice to proceed. Hindi. It's a mere teka lang. But wait, there's more type na... Clarificatory. Dang back siya.
yung mga galawan sa GSIS at SSS, oh, alam natin yun. Yung mga ganon. Di ba? Alam pa kung sino. Yung PCSO. Yung sinara ni Presidente, 3 days later, binuksan rin. Di ba? Yun ang pinaka-obvious na na-undermine ng Pangulo. MWSS. Mm. Ano pa ba? Ang alin? House of Representatives. Mm. Yung mga galawang sneaky. Lahat kasi ito, it has everything to do with... Bigas. Bigas. It has everything to do with how you are going to manage government finances. Lahat yan. Lahat yan. Kaya... Involve lahat ang pera dyan. Overarching yung ano eh, yung workout ng economic team. Kasi pwede kang ganun hawak yun. Nila lahat ng pwede pera. Ka talagang ganyan yun eh. Nung panahon ni... Ano, at saka talaga siya, sabi niya, yung basta economic policy, pinamahala ko na sa kanila yan. So, yun ang problema. Kahit na ako ukil-kili nyo tungkol sa kontrata, wala akong kinalaman dyan. Kasi pinaubaya ko na sa kanila yan. Yung ganon, yung ganon. Ang problema ko doon, eh paano ko nagluloko yung kung kanino mo pinaubaya? Ay, hindi mo mahala. Ano yung measure? Boss, hindi mo mahala tayo. Hindi pa halata. Ang nangyayari dyan, saka na lang yan na pag-uuna, pag masyado ng anong public clamor. Halimbawa, yan tubig. Tubig. So, pupunta na naman niya ngayon. Kung sasabihin ng mga nandoon sa paligid niya doon, hindi sir, ano eh, inaayos na nga namin. As a matter of fact, pinagalitan ko na yung dalawang concessionaires na yan. Pag hindi nyo ginawa yan, umalis na kayo. Umalis na kayo. Ngayon na naman, inuulit na yun. Okay, hindi. Yung mga economic managers niya, as a matter of fact, meron na kaming revised contract concession. Hindi, actually, sir. Inayos na namin yan. Ito na nga yun, sir. Ayan. At saka ito, bibigyan siya ng graph. Ito ko yung ano niyan, et cetera, et cetera. Ito yung kaba ko, sir, dyan. So ngayon, ang sinasabi niya. Walang nangyayari. Yes, Boss Conrad. Ngayon, ang sinasabi niya, gagamit siya ng state police power para matuloy yung Kaliwadam. Parang ang basa sabi ni Pangulo? Oo. Okay. Ang basa ko ngayon dyan, naibenta na sa kanya yung na idea. Ang sanhi ng problema natin sa tubig yung delay sa Kaliwadam. Parang ganun. Siyempre, naitago... He used those words, police power? Sabi niya. Exactly those words? Well, yun ang report. Ne, kasi may ibang meaning ng police power ha? It isn't the no, it isn't martial law. It is well, in a way, but police power is the power of the state to legislate laws for the public interest. That's exactly what it means. And the president doesn't make mistakes about terms like that. Abogado siya, alam niya na ano. Sino ba nasa lahat si Priya Ranya, diba? Sino ba? Baka nga, nabasa yon. Baka shushumay na siya. Double check na lang natin. Kung police powers ba talaga? Pero sir, malabo yun. Kung sakali mang ano, i-take over niya yung ano, yung MW, yung Maynila, Manila, hindi pa matutuloy agad dyan, ma'am. May clarificatory marayat pa clarificatory si Mr. President. Lilinawin ko lang. In the meantime. Maghihintay yung mga 3 years pang clarification niya. And then, tsaka hindi lang yun. Ano yan? Sasabihin niya, sir, talagang ganyan, ano, matinding-matindi itong mga ito eh. Kaya lang, parang ano yan, parang economist. On the one hand, ganito. On the other hand, ganito. Sasabihin, sir, talagang ganito gagawin natin. Tapos sasabihin, pero ang problema ho, i-arbitrize yun tayo. Ito yung mga ano. Gaganunin siya eh. Guguluhin lang nilang usapan. Pero, parang sa bigas. Nila sa bigas. Mr. President, kailangan talaga may rice tarification tayo. Ang direct quote, extraordinary powers. Okay. Iba yung police powers. Ginakol ng headline. Yung headline lang kasi yung binasa ko na... Parang emergency powers yan. President Ice Police Power to implement dam project. Emergency powers. So magde-declare siya ng parang state of calamity. Extraordinary powers to implement the Kaliwadam. Siyempre, meron pang konting sa... Overwater. Patama sa kanya yon. China-funded Kaliwadam. Ayan. Kumbaga, ang inquirer to eh. Ang dating nito, pinagpipilitan ni Duterte yung Kaliwadam. Parang lumalabas parang na ganun. Parang gano'n ang kanila. Despite... To solve the despite water crisis. Everything. Despite everything. Tamang tama, may lalabas na... Ano, may lumabas na naman na... From the other end, tungkol sa IPs living in the area. Magbabalik ang karambola. Mamaya, pagpatuloy natin. 8:39 ng maga. WIZ!
balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, uy umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Okay, paano natin mag... Nagbabalik ang karambola kasama pa rin si Impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, or Jeanette, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz. Ang hello! Oh! Wala po si Attorney Larry is out of town. Tahimik na ngayon. Tahimik na ngayon ang MWSS dito sa water issue. Ay bakit kung kailan kailangan nagdadakdak sila ito? Kasi sila binabakbakan ng publiko eh. Dapat talagang binabakbakan sila. MWSS lamang ang nagre-regulate dito sa dalawang water concessionaires. Wala nang ibang nakikialam dyan. MWSS. Ngayon, kung meron kayong sita dito sa dalawang water concessionaires na to. Halimbawa, wala tayong tubig nung nakaraang summer at ngayon ang banta. From now on, until the next rainy season, medyo may mga water interruptions na 16 hours. Doon nga daw sa Paranaque, some areas in Paranaque, 18 hours. So, 6 hours ka lang meron tubig. Kasi sa Paranaque side, meron ba silang, na-develop na ba yung water system nila? Diba traditionally, wala silang piping? Wala silang piping eh. I don't know. Meron na. Yung iba. Meron na. Oh. Eh, kaya nga may rationing na eh. Ah. Okay? So, meron lugar na 18 hours. Paano na may mga tao? Na nagde-deliver ng tubig okay. So, ngayon, ang strategy, tumahimik na yung MWSS. Mm-hmm. Ang nagsasalita na ngayon, itong National Water Resources Board. Wait, wait lang ha. Hindi ko ako ready ha. Dali lang. Hijack. And then, nagdadaldal kayo dyan about tubig. Nakita ko yung front page ng Manila Standard. May wish daw si Cayetano. Twins daw para sa kanyang 49th birthday. Twins? Ano? Ito. Grabe, talagang ano. May mga... Happy birthday! Happy birthday! Speaker! In other happy news. Birthday. Parang hindi sila nagkalayo ni Marlojas, ano? Engagement, kinasal. Ano eh? Just in time for elections. Ano ba? Hindi to relate. Happy birthday, Speaker. Hindi pa nag-kiss lang, hindi naman nakakabuntis yun. Ano? 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 Di ba parang nagkikiss, hindi naman nakakabuntis yun. Grabe ka. Happy birthday. Happy birthday. Na ako masabi. Huwag nyo natin i-expound. Sige, Boss Conrad, tuloy muna. Hindi ako kinaya lang yung front page. Sorry. Sorry, Boss Conrad. Kasi pasensyahan mo na ako. Gego lang, Boss Conrad. Baka parang siyang fern. Twins daw, girl. Parang tanggal na naman. Sexual reproduction. Anyway, back baka to water. Baka gawa nga lang pa ko. Tubig daw. Tubig na rin. Tubig po. Tubig. Lado tayo sa Paranaque. So, walang ibang sinasabi ngayon. Itong kagalang-galang na National Water Resources Board. Kundi, kasi kulang na kulang ang ulan. Kulang na kulang daw yung ulan. Anong gusto nyo? Anong gusto nyong klaseng ulan ang gusto nyo? Para magkaroon kami na... Diba, bakit ang basis natin, kung magkakatubig tayo o hindi... Eh, yung ulan. Eh, kulang na kulang daw ang ulan. Kasi wala water treatment. Alam nyo naman po ang ulan, eh, it's so unpredictable. Merong panahon na sobrang lakas naman ng ulan. Nauundoy tayo. Okay. Yung ba ang level ng ulan na gusto natin para magkaroon tayo ng tubig sa gripo? Ngayon kasi, sinasabi, kulang na kulang ang ulan eh. Okay? Nature po yan eh. Hindi talaga siya, hindi mo talaga maaasahan na regular yan. Pabago-bago yan, lalo na ngayon climate change. Ang question ho rito, hindi yung ulan, kundi ano ang ginawa nitong dalawang water concessionaire na to noong 22 years nilang hawak na nakalagay sa kontrata nila, assure water supply. Ibig mo sabihin, all these years umaasa lang sila sa ulan.
At na tamang-tamang ano? Ulan saka para magkatubig tayo. Ganun ba ibig sabihin ng possession? Alam mo yan. Tubig, ulan, at saka angat dam. Yun lang ang pinakaano nila. From the very start, from 1997 to now, ang talagang ano nila, ang kanilang programa doon ay hindi yung tungkol doon sa, di ba, pag-aayos at pag-expand ng distribution system. Okay. Diba, yung piping, etc., etc. So, rated. Yung ganon. Eh, inatupag nila yun dahil... Hindi nila inatupag yun. Yung pa-expansion ng distribution? Inatupag, sir. Ang inaano nila palagi, ang kanilang palaging sinasabi, and yun ang kanilang template, hindi ba? Binigay nyo sa amin ito, kailan ayusin namin ito. Okay. Diba? Ganun ang LRT1 nila eh. Oh. Na sinabi nila. Ni hindi nga natin alam, nung nag-take over sila, hindi nga maliwanag kung ano yung extent ng takeover nila. Ano yung assets na national government assets? Ay, binigay sa kanila. Okay. Yun ang base eh. Yun ang base. Yeah, doon sila mag-umpisa. Tapos sila mag-umpisa. Tapos yung sinasabi, hindi, nagdagdag kami dyan. Yeah, sabi nila, nag-invest daw sila. Nag-invest kami dyan. Pero hindi nila pinapaliwanag kung ano yung natanggap nila muna in the first place. Ni hindi natin alam kung ano yung tinurn over sa kanila. Kasi as far as they're concerned, halos sunk cost yun. Sunk cost. Wala na value yun. Wala na value. Wala na. Kumbaga write-off na yun. Sakos na eh. Kaya nagdagdag kami. Hoy, baboy yung accounting yan ha? Hindi nga. Kaya nga pinapaliwanag ni Paro. Nga yan eh. Ganyan din, sakos din yung ELA. Hindi kasi yung pagkakapaliwanag, hindi ko nag-get sa shadow. Hindi ganito. Yung sakos po, ginagamit na concept sa business yan. Na ibig sabihin, wala nang kapag-apagasang mabawi mo yung cost na ito. Halimbawa, nagtatayo ka ng pabrika rito. Okay? Na-overcome na ng circumstances na hindi na siya viable yung pabrika na yan. Hindi pa tapos ni Cinco, hindi ka pa kumita dyan. At nagastusan mo na yan. Yeah. Okay? Ililipat mo ngayon yung site. Dito na tayo sa ganitong probinsya, okay. Halimbawa. Kasi yan, dito, halimbawa, binaha. Halimbawa, whatever na nangyari, na hindi na siya talaga viable. So ililipat, dito ka na magsisimula ulit sa iba. Yeah. Yung factory na yun na inabandon mo, sunk cost yan. Hindi mo na mababawi. Walang value. Walang kapag-apaga sa mababawi. Wala na. Okay. Sinabi nila, yung LRT1 na line na ilang million every day, 30, 40 million, 50 million a day ang cash flow, sunk cost. Ano daw? Sunk cost. Yan, sunk cost. So yung wala nang value yan. Binigay na lang ng government sa kanila. Para ma-extend nila yung 50 million na ano yung sa LRT1 yung buong LRT1 system, yung train, yung poste, naka-setup na lahat lahat, everything. Wala the yan. Operations and everything inilipat yan. Bakit? Ibinigay yan doon sa nag-bid to extend the line from Baclaran to Bacoor na ilang kilometro lang na dapat natapos na noong 2016 na dapat nagpasagasa si Binigno Aquino, Simeon, dahil hindi natapos. CBS. Hanggang ngayon, ni isang poste, wala pa yan. So lahat ng kita ng LRT1, nasa kanila na, binubulsa na nila yun. Sankos. Sabi nila, Ayala Group, MVP Group, sila yung magkakasosyo dyan. Kaya wala nang value yun kasi sankos dyan. At kaya sinasabi... Akala nila, puro tayo tanga. Hindi natin naiintindihan yung ibig sabihin ng sunk cost. Wait ha. Gumikita sila dyan. Hindi yan sunk at kanyang cost. Kaya nila sinasabi yon kasi sinasabi, inaayos... Hindi nga makakasakay ang million-million na yan dyan sa LRT1. Inaayos nga namin. Kami na nga nag-aayos doon. That's where all of this money that is being received by us is going. Yan ang sinasabi nila. Ganon? Sangkos nga eh. Eh tumatakbo yan nung tinanggap nyo yan eh. Yun na tumatanggap ng tumatakbong matinuya. Kumikita ng matinuya. Lamatiga kami. Governor Remulliac sabi. Huwag kayong magpapakita sa amin sapagkat alam namin kung saan yung sangkos. Alam namin yung... Ayan, nasaan. Ganyan din yung... Tsaka ilang taon na ngayon. Mahigit almost 4 years na dapat tumatakbo na yung extension. Kung gobyernong gumawa noon, tapos na ngayon. Tapos na yan. Tagal na tapos. However,
Eh, nasa kanila. Ewan ko, anong ginagawa nila? Ang iniisis nila, yung gobyerno, hindi nag-deliver. Hindi binigay yung right of way. Ito ang question doon. Anong right of way? Bakit nyo po tinanggap? Hindi nyo pala kaya. Nung walang right of way. May sagot ako dyan. Eh kasi may kinikita na kahit wala kami doon. Ayun na nga. Isang cost. Isang cost. ganyan din yung ano, ganyan din yung sa MWSS. Ganyan na ganyan. Sang cost din. Kas, ngayon, kung gusto mo magtalaga mag-ayos ng review. Review, review ng kontrata na yan. Ang una mong sasabihin, ang una mong titingnan doon, noong 1997, noong tinake over ninyo, itong system na ito, ano ang value ng mga yan? At ano-ano yung mga tinake over ninyo? Mm. Inilista mo yun. Mayroon tayo dapat record to. Wala nga eh. Ayun. Wala nga eh. Yun ang problema. So ngayon, claim sila ng claim, ganito na kalaki ang aming na-invest. Eh, hindi mo malam kung ano yung baseline. Hindi mo malam yung benchmark. Ganito kalaki. So maraming claim. Maraming claim sila. Na ganito na investment. Every 5 years kasi, mayroon silang capex. Yung para sinabi na, ako nagpa-aral sa'yo. Sir, 4th year college mo na naman ako pinapasok. Hanggang 3rd year po, working student ako. Sang parang cost yan. Sang cost parang yan. Sang cost na yung ginastos po. 3rd year pa baba. Mula kinder hanggang 3rd year. Sang cost yan. Ganda. For, 22 years, 4 na 5 year capex period na yon. Work out mo lahat yan. Dapat meron kang ano, milestones ang tawag nila doon. In business language, milestones. Business so, ang milestone nila doon, ay, hindi, ginawa namin ito. Eh. Ganito na, ganyan. Trinansfer namin, yung puwente, doon, di ba rin dati yung inilagay nila, di ba yung fountain? Trinansfer namin yan. Galing yan sa Santa Mesa, dinagay namin sa ano. Malaking bagay. Ikaw kasi, sir. Napaka materialistic mo, sir. Diba yung Carriedo Fountain? Yung accomplishment. Number two. Kayo naman, heritage yun. Yung Malara filtration plant. Diba dati, may mga nag-swimming doon na mga bata-bata. Ginawa namin park yan. Hindi na recreation yan. Inayos namin yung filtration system na yan. La Mesa Dam? Pero binayaran ba natin sila ng pag-ayos na yan? Bayad yun! Bayad yun! Gano'ng kalaki ang bayad natin? Sir, napaka-materialistic ninyong lahat eh. Bakit nung? Hindi, yun kasi, hindi lang naman kasi it's about building infrastructure. It's also about building relationships. Yeah. Okay. Relationships. Yung relationship ng mga water companies na yan sa kanilang mga shareholders. Yeah. Kumusta naman kung gano'y yung mga ini-issue na dividends? Yeah. Hindi, going strong. May claim sila dyan. Claim lang ha, na hindi nila mapatunayan. Ayon sa public records, yung financial statements nila na available to the public, from 2006 to 2019, 13 years, mga mahigit 150 billion ang kanilang profits. Ang kanilang outright profits. Okay. Ang diniklare na dividends, mga 70 billion. Yan ang ayon sa kanilang public record. Yan lang yung claim nila. Kung magay 70 billion binulsa nila. Yun lang yung claim nila. Pero according to public records. Siyempre may ano yun. Hindi nakikita yung audit. Claim lang yun. Ito. Yung paggagawa ng Ayala Heights, ha? Inayos na namin yan. Dati yan. Sukal yan. Dati. Forest dyan. Malapit sa Balara. Oh my gosh. Oh, cliffside. Ayun, may Don Antonio. Nice, Capitol Quezon City. Hills Golf Club, etc. Quezon City, yeah. Ayala Heights na yan. Kung hindi namin inayos yan. Wala na yan. Tinakeover na ng squatter yan. Ayan. So may improvements kami. Bueno naman kung kumita kami ng limpak-limpak ngayon, dyan. Yung ano... Yung tungkol dyan sa mga sewerage. Nako! Yan ang number one na issue dyan. Tanungin ninyo, Meron pa ba ngayon nakikita kayo ng malabanan? Wala na. Kasi sila, di ba sila sewerage dati, malabanan? Kasi kami na nag-takeover ng malabanan. hindi kami nag-set up ng system. Sewerage?
Pero meron pa. Tinake over namin. Talaga? Alam mo? Sila na yung nagsisip-sip. Hindi pa ako nakatikim na. Sila yung nag-aano, yun ang pinaprovide nila in lieu of sewerage. In lieu sewerage. Of the sewerage system na talagang totoong sewerage system. Hahakutin namin yung laman ng inyong mga... At saka ang laki ng problema namin sa... Cisterns. Diyan sa mga ganyan, ha? At the same time, itong problema natin napakalaki. Hanggang ngayon, ang government, hindi nila napapaalis yung mga nandiyan sa mga... estero na mga pati yung mga informal settlers sa mga nandaan pala trabaho nila yan kaya hindi kami nakakapag-set up ayan 22 years kasalanan ng gobyerno ayun very good pasagasa kayong lahat yung problema tinanggap niyo yung kontrata kasama doon sa kontrata may government yes hindi pwedeng wala yung government nandoon sa kontrata ba't niyo tinanggap? Diba? At saka, ang sinabi ninyo doon, ito yung milestone nyo. Magbibigay kayo ng tubig, service, etc. 24/7. May pressure pa yun eh. Dapat kang pressure na binibigay. Mine-maintain. Na pressure. Alam mo sa swerte ni MVP? Bakit? Hindi naman siya malakas dun sa mga gabinete na yan eh. Pero nakakaambon siya ng mga nakakahagip siya ng mga inaambon doon sa kabila. Hindi nga, ito yung problema natin doon sa mga nag-take over. Kailangan kumita. Okay. Halimbawa, Maynila. Dahil baon sa utang ang Metro Pacific. Okay. And therefore, yung kanilang mga creditors will always watch. Look out for the cash flow. Yes, cash flow. Of course. So, kailangan maganda ang cash flow. Dapat meron kang income lahat. Palagi. Cover leverage ba ang Metro Pac? Ganon. Yung mga ginagamit nyo, halimbawa Manila Water, na ginagamit nila kapital, utang eh. Utang. So, yung mga creditors niya, mga yan, ibig sabihin, hindi naman talaga naglabas ng outright cash yan na malalaki. Ganun ba? Hindi. Never yan. Puro IOU to? Other people's money. Tignan mo yung financial statements. At saka, it's how they conduct business. At saka yung capex. Saka yung retained earnings. Galing sa atin. Yung retained earnings, binabalik nila, pero tapos nangungutang din sila. So therefore, binabantayan ng mga creditors yan. So para ilang? Na kailangan, malaki ang kita mo. Yeah. Parang That's how they justify the rate increases to MWSS. Titirahin kami ng creditors eh. So parang legal na Ponzi? Of course. Ito yan. Ito situation yan. Ito ha. Gagawa ka ng ano. Ang trabaho lang nila doon, pencil pushing. Kasi gagawa ka ng OPEX, operating expenses. At saka gagawa ka ng CAPEX. Sasabit mo ngayon sa MWSS Regulatory Office. Ito ang gagastusin namin over the next 5 years. Ito yan, et cetera, et cetera. Well, pa-approve nga ho ito. Sige, aprobahan ko yan. Basta siguraduhin mo na i-implement mo lahat itong mga sinasabi mo na ito. So meron ngayon, magpapasok sila ngayon. Yun ngayon ang rate. Babayad ka every week, every month eh. Nagbabayad ka ng ano. For future improvements. Nakalagayan nakalagayan. Di kinolekta mo na yun. Hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa. Dapat sa uli pera. Anong ginagawa ng MWSS Regulatory Office? Wala. Hindi. Provisional lang. Authority lang ito eh. As a matter of fact, kung hindi nila ginawa yan, papasa uli namin. Nagkaroon na ba ng sa uli yan? Wala. So hindi nga natin alam ko na gagawa nila yung lahat ng business plans na sinasabi. So basically, so ginawa dun sa bill natin, parang may bigayan ng paluwagan. Tapos nung turn mo na tumanggap ng bigayan, wala na. Ubus na yung paluwagan. Tapos hindi ka makasingil. Merong konti lang. Kasi, merong konting... this makakasingil ka naman, RJ. Kaya lang, may interruption ng konti. Makakasingil ka rin. Mga 20 years yung interruption. Ayusin din namin yan. Ganon ang work. Yan ang workout niya. Lahat yan. Power. Power. Yung tungkol dyan sa LRT1, mga transportation, etc. Lahat yan, meron yan regulatory body. In the case of power, ERC. In the case of water, in the Metro Manila area, MWSS Regulatory Office. In the provinces, yung local water works, LUA. Ito na ngayon ang tanong ng marami, Jonat. Ganyan lahat. Bakit
Sino kapit nitong mga water concessioners na to na hindi sa cabinet? Bakit hindi mabusisi? Ay, maganda. Yan ang mga sinasabi mo, Jonah. Yan ang dapat i-clarify. Yan ang dapat. Sino ang dapat bumusisi? Ang dami kong clarificatory questions. MWSS, wala na tayong pag-asa ron. Dahil the past 22 years, kitang-kita na natin. Na yung mga yan. Hindi natin sila maaasahan. Wala. Walang-wala. Walang-wala, zero. So babalik wala. At babalik tayo sa contract review. Paano nga yung contract review na yan? Ni isang salita, wala pa tayo narinig. Eh, Secretary Guevara. Alam nyo naman eh, nagbigay na sila ng mga charts sa presidente. Charts? Nagkatubig ba tayo nung nagbigay ng charts? Hindi, pero meron silang contract review. Hindi, ang gusto ko kasi, pag nagbigay ng ka ng chart, may tubig kami. Hindi, kasalanan nyo kasi dahil hinaharang nyo yung kaliwa dami. Ayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo na low-key hayatin. Low-key hayatin. Subversion ito. Ang ginagawa nila. Undermining the president. At saka ano yan. Actually ho, makakakuha sana kami sa Laguna Lake. Kaya lang may yung barangay. Ayaw kami. Problema yung barangay. Yan ang gagamitan ng emergency powers, yung barangay na yun. Pero bago mag-break, nananawagan po ako sa lahat po na nag-aspire na maging vlogger. Now, Diyos ko, guys, just keep it real. Huwag kayong masyadong yung kabado, yung eager to please. Kasi nag-vlog si Richard. Sino si Richard? Eh, Darian! Oh, yes! Baklayan ang pisahan niya. Hello, mga ka-DDS. Alam mo, may clickbait na kaagad, ha, ka-DDS. Alam mo, Richard, wag na. Sino yun? Darian! Richard or Darian? Sino yun? Ka-Arnie. Ayan. Ay, hindi ko sino yun? Yung... Actually, nobody. Ano nga ba siya sabi sa sabi ko? Nobody, really. Sino ba yun? He is an analyst. Emphasis on anal. Ha! Aray! Sorry. Uy! Sobra ka, ha? What? Sobra ka, ha? Ibig mo sabihin, ano? Kapag doon sa sila, ha? Noong si Leila, sinabi niya kay Dick na tirahin siya ng harapan, hindi analyst si Leila. Definitely. Magabalik ka karambola oras natin, 9:06 na umaga. TWIG! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa TWIG. Karambola, karambola, umaga. Balik ang karambola. Kasama pa rin sa impilan. Conrad Banal, Jonathan De La Cruz. Happy birthday, boss John. Thank you. At RJ Niat, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! Ito po, happy birthday, boss John. Happy birthday. Happy 50th birthday, boss John. Anniversary of your 50th birthday. Lumindod daw sa Davao. Ayun lang. At nakakaramdam pa sila na aftershock. Anong Davao? Davao ano what? City? Davao City. Davao City. Yeah. Cotabato din? Cotabato, Coronadal. Ito nagkakaroon ngayon ng ano, no? Doon sa area na yan. Ayan? Nang mga earthquake. Lindol-lindol. Kasi noong isang araw, sa Davao City, ano nga daw umatras yung dagat . Kaya lahat ng isang linggo lang 'yon. So ang anticipation noon magkaka-tsunami. Pag umatras yung dagat. So lahat ng nasa coastal areas nag-evacuate. Mabuti na lamang at walang ganun. Eh ngayon na naman daw, eto sabi ng mga murong na naman ng ating mga viewers. Ano ba ito? Usually, pagka... Magic Jujutsu... Ay! Ay, di tectonic ang origin. Magnitude 6.4. Mataas yun. Mataas. 7 kilometers east-northeast of Colombia, Philippines. So, ano to? Ang epicenter? So, may bandang malapit sa Jensan. Oh, yung Colombia. Or in Cebuano, Jinsan. Tapos po, Sultan Kudarachan. 14.1 kilometers lang. Yun ang epicenter? Yeah. That's the Philippine fault. Tectonic ang origin nitong... Kasalanan natin, ma'am. Joke lang. Tectonic ang origin. Iba ang Coronadal. Pwedeng magkaano. Yung tsunamis are usually kasi tectonic ang origin. Malakas ang 6.4. Malakas yan. 6.4. Malakas yan. Kamusta yung mga tao? Wala pong balita?
Wala tayong breaking dun sa ano? Sa nangyayari sa Cotabato? Wala tayong patrol dun eh. Check muna natin okay, muna. Sige, muntayin natin kung ano yung breaking news dyan. Meanwhile, 6 months. Ano 6 months? 6 months daw. 9 months dapat para pagbuntes? Hindi, ano yun yung challenge ni Pangulo. Six months. Kala ko tungkol kay Dilima na naman. Grabe, patalikod yun. Harapan nga. Walang 9 months kay Dilima eh. Kasi talikod ang nangyayari. Bakit naman sinabi ni Presidente yan? Na? Yung 6 months na yan. Eh, kasi yung galing-galing ni Magandang galing mo daw kasi. Lagi ka na inalist lang, eh. Lagi ka na lang nangingyalam eh. Hankering. Oh. Sabi niya, diba? Always hankering. Mm. Persistent on human rights. Sige nga, sabi niya, bigay ko sa iyo 6 months. Tingnan natin kung anong magagawa mo. Ay, tinanong, Boss Conrad, tinanong nga sila yan eh. Did the drug war fail? Well, hindi po siya successful. Ano yung sinasabi niyang hindi niya pinatitigil, wag lang daw muna mag-continue. Pangina mo. Bulo mo kayo? Hindi siya ganun ka-successful. Hindi siya Hindi siya successful so far. Ang question, did the drug war fail? Tanungin mo yung mga parents po. Hindi naman sa sinasabi niya itigil, pero hindi siya successful. Tapos ano sinasabi, hindi naman niya pinapatigil kaya lang. Ano? Hindi successful, actually nga dumami pa daw. Hindi sinabi ko alin yung dumami ha, kung pusher ba, kung addict. Hindi nga ete, ang ba pagbasihan mo na lang, yung SWS survey, yung satisfaction sa drug war. 82%. Meron sariling survey na bukod dun sa popularity or satisfaction rating kay Duterte, meron survey tungkol doon sa kanyang drug war na overwhelming satisfaction. Ang approval and satisfaction. Huh? Okay. Ngayon, wala siyang ibang issue sa ngayon. Kasi tapos na yung mga China. Hindi nangyari. Inflation. Walang traction inflation, yung China. Hindi nangyari. Hirapan sila. Okay. EJK. Wala nangyari. Eh di ngayon, ang binabalikan niya, yan drug war. So, okay. Parang so, may nangyari, no? Nagalit si Duterte. Sabi niya, ay sige. Ikaw nga, 6 months, bigay ko sa'yo. Ikaw mag-implement niyang drug law. Okay. Anti-drug, ano tawag doon, Trixie? Dangerous Drugs Act. Ikaw nga, sige. Ikaw mag-implement. Sada. Sige nga. Game. Marami kasing sinasalita eh. Puro kasat-sat eh. Diba? Dakdak ka dyan ng dakdak. Sige nga, let's see kung sino sa atin ang magaling. Ito yung salita ho ni Duterte. Yeah. Gusto ko lang malaman kung talagang kaya niya. Marami kasing salita, sinasalita eh. Di ba? Wala bang kadala-dala ang Pangulo? At lagi niya pinagsasabi niya doon sa labas. Ibig sabihin, abroad. Okay? So, dito mo gawin. Sabi niya, 6 months bigay ko sa'yo. Tignan natin kung ano. Diba? Sasabihin niya to right after nag-gun down ito yung si mga, Mayor Navarro. Ano kaya? Hindi, niintay ko yung sagot eh. Ako din, niintay ko. So, kung tanggapin niya. Tatanggapin niya. Hindi, iniisip ko. Walang mangyayari sa kanya. Oh my God. Kawawa. Kawawa lang. Kailangan ni assess. Alam niyo, yung mataas ang tolerance for kawawa niya eh. Hindi, ano na yan? Pare, ito talaga dapat ang maano dyan. Ma'am. Moment mo na to. Game. This is your moment. At immediate daw ah. Oras na pumayag siya, immediately he will order everybody to follow her. Ay, gusto ko yan. Actually. Regarding the drug issue. Ma'am, this is your moment. Ito na yun. Hindi, honestly, yung drug war kasi ngayon, nag-plateau. I mean, hindi naman lumalala. Pero hindi naman nag-improve. Pero, hindi, ganito ah. At yung ginawa ni Pangulo, masaya na ako. Kasi dati talaga attorney, mga kapitbahay ka lang, may sabukan na. Ngayon mahirap na. So good job na ako doon. I never expected him na burahin yung drugs. But, kung ibibigay niya, okay lang sa akin eh, 6 months. Oo nga. Okay na, okay. Wala eh. Ano magagawa niya in 6 months? Pero, actually, anong magagawa niya? Paano pagtutweak ang gagawin ni Robred? Di ba sinabi niya, hindi naman sa pinapatigil ko yung drug war. Pero gusto ko lang, itweak ni Presidente yung strategy. Oo. Oh.
Ay, putang ina nga. Sige, paano mo ito? Anong nga ang gagawin? Ba't hindi mo sabihin? Anong paano yung tweak na yun? Just ano sa sabihin ko nga, hindi niya binasang dangerous drugs, ha? Bibigay niyo pa itong bumbong. Hindi, merong... Kung naman, pasado ng bar yan, ikaw talaga. Hindi, meron siyang ano, meron siyang... Huwag natin pag-usapan yung bar exam na yan. Kung naman eh. May sato, may gusto nga pala i-congratulate. Sorry, sir. Una, happy birthday kong Jonat. At gusto po i-congratulate si Associate Justice Marvick Leonen. Congratulations. Dahil po ang aking mga little birds sa Supreme Court ay nagsabi sa akin na of all people na po pwede mariraffle yung BBM protest case, napunta siya mula kay Kagiwa, papunta kay Leonen. Pag minamalas ka nga naman, ano? I'm sorry, talagang, wait, what? Oh, sabi ko nga sa ano, sabi ko nga kay Justice, tinurn down na nga siya ni ano. Chong. Sabi ko, Chong, ba't naman? Hindi na nga kami makapaniwala. Maghahang yung utak ko dito, hindi ko kaya. Hindi na makapaniwala. Well, let's see. In fairness naman kay Justice Leonen. Baka naman. He's, ano, magaling naman siya. But let's see. You might find ways. Yeah. Saka kung ano naman yung kanyang gagawin doon, subject to... To the embankment. Subject tignan to the voting. Diba, parang tignan mo si Kagiwa. Hindi, nakakahiya nga nangyari kay Kagiwa. Ikaw ang ponente, ikaw ang biglang naging dissenting. Saklap eh, no? Masaklap yun. Hindi, ang ano pa, ang ano kay Kagiwa is siya yung nag-administer ng kaso. Siya yung oversight over the, ano, the division of at hindi pumayag, ang clear majority ng mga kasamahan mo doon sa iyong sinulat. So yung mga things that happened during the course of the division, halimbawa nagbayad si BBM ng 3 million to get us a copy of the optical record. Inuna pang bigyan si Lenny both ng soft copy and hard copy. Tapos yung kay BBM, binigyan ng e-copy, di ba? Tapos kulang-kulang pa. And they had to ask repeatedly to get their own copy. That falls on the administrator. Yes. So of the case, diba? Tapos yung tagal na on matters that did not involve the revision of ballots. Isang issue ko pa, attorney, diba tatlo yung courses of action? First, inalify yung proclamation. Yes. Two, inalify yung Maguindanao, Basilan, and Lanao del Sur. And number three, yung massive recount. According to the Supreme Court, magkakaiba yung causes of action and they can proceed in causes of action. Causes of action. And they can proceed independently. Tapos they can proceed independently. Kamali ako doon. Causes of action. I stand erected. Okay, so baka ngayon. Ano ka, main love si Laila sa'yo. Continue. Baka i-text ka ni Laila niya. Harapan na lang, TV. Okay. Harapan, ha? Eh, patagilin. Ayaw niya. Oh! Winner, ikaw tawa. Si Winner, tumatawa si Winner. Lakas-lakas tumawa. Okay. You stand erected. You were saying. Okay. Causes of action. Yung nullification, dinismiss na. Kasi sabi, inalify man natin yan. Hindi naman natin malalaman kung sino nanalo. Diba? So, X na lang. So, dalawa na lang. 2 and 3. 2, yung ARMM. 3, yung mass yung massive recount. So far, ang tinatch lang, yung massive recount. Yung number 2 na nullification, wala. Walang ginagawa. Okay. Ito pang weird. Since we're talking about the administration. Yung massive recount, ma'am, mahabang proseso yun. Yung nullification, hindi. Kaya nga eh. But remember, in the initial, in the petition filed by BBM, yung nullification ng Mindanao votes was the first cause of action. Not the third. It was the first? No, it was Kagiwa who jumbled it around. No, it was the second. No, it was the first. First ba? Yes. Which should have been tackled first. Pero ito rin ang iniisip ko dyan eh. Yung kaso na yan ni... Marcos, ni dating Senador Ferdinand Marcos Jr., also known as Bongbong. Ang sa kanya dyan, ang hindi ako sigurado kung talaga inaasahan niya makaupo. Ang sigurado ako, kailangan niyang i-file yung protest na yan to reform the electoral process. Yes. Okay? Ito yung lagi kong pinag-iisipan. May nangyayari ba
na reform sa electoral process. Okay. Di ba? Ba useless eh. Naging yeah. useless yung kanyang kumbaga meron siyang mission eh. Yeah. Eh pinagpipilitan niya kailangan ma-expose to para magkaroon ng reform sa electoral process. Hanggat hindi natatapos yung kaso na yan, walang mangyayaring reform sa electoral process. Saan tayo dadamputin na noon? Di ba? Kasi nga maraming nangyayaring barahan doon sa PET. So hindi makausad-usad yung kaso. And therefore, anong benefit kasi ng public dito sa kaso na to? Pag inisip mo, to expose the ano, the weaknesses also of the process, di ba? Not only, of course, the primary issue here is to uphold the will of the people. Nagkaroon ng dayan eh. Okay, ano ba talaga nangyari? Gusto natin makita 'yon. Kasi ang talagang alam ng tao nagdayaan. Oh, 'yun. Paano? Doon pa lang sa ano eh, sa yung third server. Doon pa lang sa issues na walang transmissions for so many hours. Yes. Mga ganyan. These are already a means na they subvert, if not the will of the people, the confidence, the trust in the system. So doon pa lang dapat kinokorrect na natin. But of course, ang magkokorrect niyan, again, we will go back to the legislature. So, kamusta naman ang Senado at saka Kongreso on electoral reform? Parang si Amy lang ang gumagalaw. At parang nag-iisa siya. Actually, medyo kulang pa yung ginagawa. Actually, nag-iisa siya. Oh, di ba? Sana doon na lang. Si Amy lang ang nag-propose. Totoo. Kaya, at saka, since doon naman nag-umpisa yung word na tweak. Sana doon na lang mag-umpisa. Sa electoral process na lang yung tweak. Eh hindi, ang gagawin pa nga na Smartmatic yung touchscreen. Touchscreen. Diba? Lalo okay na ba? Pwede lalo nagtatarantado na. Wala nang paper. Paperless na. Paperless, paperless. Wala ka ng balota, wala ka ng katibayan. Okay. Ang ano, ang hinihingi na lang ngayon, and I think this is also yung tungkol yun sa committee ni Senadora Amy, yung ano, hybrid. Yun. Dapat sa ibang bayan paper. Inabandon na yung sa presinto. Kailangan bumoto ka at bibilangin yung balota sa presinto. Mismo sa presinto. After that, electronic na, digital na. Okay, para madali mag-conduct ng parallel transfer. You just have to check dun sa mga presinto. At yun yung tinutulak noon pa ng ibang grupo. Kasi nga po, malinaw doon sa... Ay, nagutulak niyo na. Ano yung halalan 2019? Makikita niyo doon, may breakdown hanggang sa, hanggang sa town or city level. Eh pagka gano'n na lang ang breakdown ng national na yung unofficial count, madaling i-compare yun doon sa local niyo na mga... from your watchers. Ang diferensya kasi ngayon, kung ano'y sabihin ng PICOS, yun na yun. Yun na yun. Good luck na lang. Eh lalo pa siguro pag nagpindutan pa ng dali-dali. Yung touchscreen, wala yun. Eh, wala na. Pagka ganun lang din, hindi na rin ako magbablogger. Wag na. Ba't pa eh, kung ano rin ang sabihin ng Smartmatic, yun na yun. Wala na, yoko na. Nag-aayos pa sila ngayon. Hindi po nagbibiro, yoko na. Sinasabing mga reforms yan sa kanilang sistema na yan. At saka, ang ano rin dyan, yung cleansing ng COMELEC. Precisely. Electoral reforms. Dyan ho nagsisimula lahat dyan eh. Kasi pag kumandidato ka, gumastos ka ng malaki, halimbawa. Saan mo babawiin yun? Paano mo babawiin yung ginastos mo? Diba? Malamang dyan, meron nagpondo sa'yo. So kakampihan mo ngayon yung nagpondo na yun sa mga policies ng gobyerno. Sir, mga kontrata. Pag halimbawa, sir, may sasalang sa commission ng appointments na anti-mining. Ayan. Si Bakin, tagalin mo yan. Diba? Pag may pro-mining law, palusotin mo. Ayan. Ganun mga ganun. Kailala natin yan. So let's not forget, Smartmatic is made possible by legislation. Kasi, ang pwede lang mag-bid for counting sa elections natin is one with appropriate experience. Ayan. Local experience. Meaning, Smartmatic lang ang pwede mag-bid. Wala na yun. Technical. In terms of reference, hindi talaga natin magagawa ng paraan. In terms of reference, without changing the legislation. And since yung mga nananalo ay yung mga nakikinabang sa Smartmatic, hindi natin ma-expect na gagalaw yung legislature natin. Alam mo, ma'am, hindi ako nag-mass media, hindi ako dapat hinahayablad araw-araw. Yan. Dapat ba na nasasanay na tayo? Ba't ko ba ito pinasok? By the way, sabi ni President Duterte, meron daw siyang hinala
na yung tumira doon kay Mayor Navarro. Sino si Mayor Navarro? Ano yan eh, Misa Amis Occidental ng Clarín. Yung inassassinate dito sa Cebu over the weekend. Natagto na narco-politician eh. Okay. Habang nasa custody ng polis na ambush, at tapos doon sa ambush, siya lang ang namatay. Yung mga polis, hindi. So yung polis yung umambush ba? Sipin mo, hapat yung escorts niya. Si pero hindi mo na nahagip yung escort? Sabi ni Duterte, ang hinala niya, polis ang tumira. Nasa malamang so ngayon, ang ginawa niya, ang investigasyon, tinanggal niya na sa PNP. NBI na lang. Binigay niya sa NBI. Kanina, pinag-uusapan namin ni Trixie. Hindi siya magsalita, di ba? Alam mo na. Kanina, ni Trixie, pinag-uusapan namin. Sabi ko, Trixie, maganda ba record ng NBI sa mga ganitong investigasyon? Kamusta naman si Andy Bautista? Diba? Nag-birthday na yung kaso niya sa kumbaga, NBI. Kumbaga, meron ba tayo aasahan na mawawala yung cover up, whatever, lalabas ang katotohanan. Siguro kung i-supervise directly ni Sec Maynard. Baka sakali. Kasi ito si Maynard, as far as I'm concerned, straight eh. Yeah. Ang problema lang kapag na-pre-pressure halimbawa ng Department of Finance. Yeah. Although so far hindi ko pa nakikita masyado. O kaya pinapakiusapan siya. Pinakiusapan, hindi ba? Merong halimbawa yung sirado, hindi naman niya frontal na naman. Twag! Hindi naman niya tahas ang binanatan sa GCTA. Hindi naman ni rear end. Hindi, di ba? Basta pinasadahan lang. Pinahagingan niya lang. Hindi yung kanyang atake. Harapan. Sideways. That's not his character. Nag-sideways lang siya. Pa-sideways. Pahapyaw lang. Paupo. Easy in, easy out. Ikaw? Ano mga nahi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 h
Nakuha ng Astros yung World Series. Astros. May question ako sa'yo. Ano? Ano tawag pag natapos mo na yung mission? Mission accomplished. Shoot yun. Shoot. Magbabalik ako ng bola. Oras natin, 9:30 ng umaga. WIG. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Umaga. Karambola. Sa DWIZ 882. Kasama pa rin si Pilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, RJ Miet, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! Ah, ganda, umaga. So, maganda umaga. Dito sa ano? Ulit. Binigyan mo ng comments, eh. Pamunas ko nung ano. Nang ano? Yung ganyan. Yung mga ano? Binigyan sa akin. Akala ko naman, comments ko lang yung binigay niyo sa akin. Lahat pala ng comments. Eh, ipamunas ko nung tumapo na mineral water. Hindi, pwede pa. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Basta rin na ball. Ayan naman. Ano sabi? Magkasama si, ano, Pacquiao at saka si Jack Ma. Oh? Yeah. Talaga? Inaano nila si Mayweather. They are taking, ano, team up for job at Mayweather. Yan. Para ana rematch. Oo. For a rematch. Alam mo, title. Sabi ni ano, ano sabi ano? Ni Pacquiao, Floyd Mayweather, if you want a real fight, fight me. Yan. Ang title, oh. Pac Floyd. This is really a good day. Ano ba nakain ito si Titi? Donut lang naman ang sineserve ni... Eh, bijak pa ba? Pac Floyd, ma. By the way, si Presidente pupunta sa Thailand, ha, yung para doon sa ASEAN. And then, ang pag-uusapan, finally, baka magkakaroon natin yung Code of Conduct. Doon sa South China Sea. Labo yan. Next. Sir Conrad, good morning po.
on November 1 ay di kasama sa legal holidays. Mm. Pero diniklara ho ng under proclamation 555 ni Duterte. Diniklara niya na non-working special non-working holiday. So, kung hindi makasama dun sa mga dati, diniklare niya. So, nagtataka lang kami, bakit no work, no pay? Eh, siguro yan, para dun sa mga talagang daily wage. Daily wage talaga yun. Ay, medyo hindi ako naniniwala rito. Sabi, paano po ako araw-araw ako nakikinig sa inyong matatalinong komentaryo regarding kay Senator Dick. Di po niya kayang tirahin si Senator De Lima. Chismis po dati sa ng isang businessman sa Subic, itong si Dick ay nag-harvest din. Di po totoo yun. Di po totoo yun. No. Madaldal lang talaga si Gordon, pero hindi ba din yan? In fairness to totoo yan. Yeah. Okay, tuloy. Kasi mga friends, nakita ko na ng personal si Dick. Sa laki ng ego ng lolo mo na yun, hindi pwedeng ba din yun? Hindi talaga po. Ako po may malakas ang gidar ko, ha. May mga hindi po kaamoy-amoy na umaalinga sa masangsang na pag-uwi. Masangsang, ha? Grabe naman yan. Wala po akong ano, totoo yan. Nakamoy po kahit anong chismis. Kahit anong amoy chismis. Wala. Oh, pagka nagdududa ako, tipi lang talaga ang aking anong si confirmatory gaydar. Okay, tuloy. Pasensya na ako nalang magbabasa ng mga comments kasi nakamasa ako eh. Kuti AM Karambolista, may ma-expire na naman po palang gamot ng DOH. Meron na naman. Ang Losartan, ipanigin na po ngayon. Gaya dati. Hindi ko pa din po kaya ubusin. Agad-agad, walong kaon ng Losartan. Sabi ni Carosi ng Bulacan. Ayan na nga yun, yung nagbigay sa kanya. Santa Maria, sa Santa Maria. Na ilang araw na lang, mag-expire na. Okay. By the way, yung speech ni Chief Justice Peralta. Justado Peralta, meron siya sinabi doon na caught the attention of media. Yung maglalaan siya ng security for justices and judges. Mm-hmm. Ginagawa kasi sa Amerika to eh. May martial service sa Amerika. Dahil nga, dedicated, alam naman natin, delikado. Pag meron mga sensitive na cases, tinatakot. Mm-hmm. Kundi man outright papatayin ang ating mga judges and justices. Mm-hmm. Eh mga tao din yan at hindi naman ganun kalakihan ng kanilang sahod. Uh-huh. How can they afford their own private security? Okay. Isa ho yan sa mga judicial reforms na matagal na sinasabi. Uh-huh. Paano yung safety ng mga court personnel? Yun, especially court the personnel, judges and the justices. Kung meron kang isang justice na 17 ang bodyguards na pina-assign sa kanya at binigay sa kung sino-sino mga kamag-anak. At pati yung mga kamag-anak niya na dinitira niya ng bodyguard, binigyan pa niya ng baril yung bodyguard na yun. Loka din. Ah, meron? Si ano? Pero hindi naging justice yun. Never been. Nung daw speech sa nung Lunes sa flag raising, isinabi niya yung plano na yan, yung magbigay ng security. Sa court personnel. Ay, nako, matagal na po. Matagal na po inaasahan niya. Thank you very much. Thank you. At napansin din niya, yung court personnel. Hindi ba? Importante yun, court personnel. Kung ako matatakot talaga ako kung mga kalaban mo, drug lord, halimbawa. Paano yun? Nee, tsaka na-check din sila kasi 'di ba na pagsususpetsahan din silang sila tumatanggap ng bayad, 'di ba? Ang daming issues. Okay. So para meron silang cover of security for either way. Request sabi ni 8390. Sponsor niyo ba Sir Miguel Corporation diyan? Pang end time ko na yata 'to, nag-text. Talakayin niyo naman yung liquor ban. Okay, number one po. Liquor ban. Wait, ganito. Una, sponsor namin yung SMC dahil yung San Miguel Beer. Pangalawa, may liquor ban sa DWIZ. Sa Undas. Siyempre. Taon-taon naman. Pangatlo, ano kailangan talakayan? Huwag kang uminom. Ano ba kailangan? May liquor ban pag election. May liquor ban pag may Undas. Bigyan pa namin ka ng gintong aral. Yung liquor ban pag Undas, hindi naman siya ever since, no? Parang the last 5 to 10 years. And by the way, yung but, income ng beer sa San Miguel, hindi nakamukha dati na 90% ng income ay beer. Oo.
Sa ngayon ho, let me just explain. Yung beer na yan, eh napakaliit na lang na portion ng San Miguel. Dahil napakalaki na ng business na San Miguel, infrastructure, mga kalsada, okay? Power plants, ganyan na mga pinagkakitaan, petrol, okay? Yung mga feeds, yung pure foods, mga pagkain, ganun na. Yung beer, it's still a good income source, pero hindi na ho ganun kalaki. Or yung Ginebra San Miguel. Hindi na dominant sa profit ako, picture. Pag may liquor ban, bawal daw uminom. Hindi naman! Hindi naman. Pwede ka uminom sa bahay. May karapatan. Huwag kang iinom sa public. Sa public. Okay? In para klaro lang. Oh, no, masaya ka na. Ano kay lalim-lalim na topic nun. Diba? Ano, kaya nyo naman ang liquor ban. Para bang napaka-bias natin. Lalim. Parang iniwasan natin yung liquor. Alam ko yung mga style na yan. Kung kanino style niya, kilala ko yan. Ano, liquidate mo na. Game na. Tapos na yung liquid. O, maningil ka na. So, good AM Carambola. Kung si Villar pa ang sekretary ng DPWH, paano i-review ang mga water contract? Kaya namimili ang pamilya ng water district. Sabi ni Rod ng Laga City, Camarines Sur. Let's just leave it at that. Hindi, may proposal nga si Joey Salceda. Magtayo na ng sariling commission tukol sa tubig. Okay. It's like NTC. Lahat na nationwide na. Like NTC or what. Independent of any department. Ibig sabihin, kasi ang MWS is, kung siya lang aasahan natin, wala na. Wala. Ano tapos yan? Na tayo. Tapos yung authority submission. Dun sa pag-review ng Public Service Act. Mas malawak. Nandun na lahat yun eh. Transport, etc. Lahat railways. Telephone, ganoon. Talakayin na po ninyo doon para makita na rin pa. Yung sinasabi palagi ni Trixie, yung codification kasi ng mga laws. Ang dami. Ang dami natin. Fragmented masyado. Napaka-fragmented. Kaya, ano na lang kasi. Alam mo ba nun? Nakakalusot ka eh. Dahil dyan sa fragmentation na yan. Kalimbawa, water. Water ang talagang primary purpose mo. Okay. Ang talagang business mo, water. Pero, ang daming batas concerning water. Ang daming batas tungkol sa water. Marami rin incentive tungkol sa water. Pero, meron ka rin, as part of your water system, meron konting mga programa doon tungkol sa halimbawa, pag-aayos mo ng ano, yung small water impounding or whatever. O kaya, power. Makakakuha ka rin ng incentive doon under a specific item sa ibang batas. Ibang batas. Dahil nga walang codification. Di ba? Walang Diamond lusot. Pagka abogado ka, paano kami maningil? Ayan, tama yun. Kasi research fee yan. Research tama. Diba, biro mo, some neglected law. Oo, biglang magagamit. Mahal ba yun? Mahal ba yun? Ganito yan. Kung tax yan, percentage of savings ka for a certain number of years. Yan ang singil. Kaya pala ang daming special law. Kaya ang dami namin giving special. Tax breaks. Yes, yes. To all sorts, different, mahigit 100 special laws. Giving tax breaks. Eh, lahat na lang ata ng industry meron. Kaya nga. Kaya kailangan natin ng tax code. Na comprehensive. Na ina-update every year. Kasi may mga ganun na lusot eh. May mga ganun lusot. Bakit ba hindi tayo naging abogado kaya? Ba sa inyo? Bakit ba tayo hindi naging abogado? Paano nagsisiyo? Na maging abogado? Ito yung mga sileni, abogado. Totoo na naman sinasabi. Kita mo naging vice president. Oh. Kita mo kung gano'n ka, hindi ng silbi niya. Nakaramdam nga ako ng pag-asa. Nung nakita mo sila. Sabi ko, sa alam mo talaga, kailangan talaga sa tao pakisama eh. Tsaka konting swerte. Hindi kailangan ng talino. Tiyo mo si Lenny, naging vice president pa. Diba? Sasabi ko, may pag-asa po tayong lahat. Sipin mo. Well, kahit di ka mag-aaral. Kahit bobo ka sa mat. Diba? You can survive. Sabi po niya, 5945, hello po, ramdam dito sa Cagayan de Oro, ang Lindol. Sobrang lakas. Oo, malakas nung na. Nung kung sinabi mo Lumindol, 7 minutes ago lang nagka-Lindol. Breaking
So talagang breaking. Wala pa ho tayong detalye doon sa mga umaasa ng updates. Hmm. Sa Richter scale, 6.5. Malakas yun. Ano ba? Yung Ruby Tower, 5.6 or something malakas like that eh. Eh, pero wait, kasi naman, ang sir, Ruby Tower may construction flaw. Defective yun. Naman. Pero ang depth, sir, 7 kilometers lang. Yun ang nakatakot. Medyo, ano yan? Medyo mababaw ano yung... Ano pag mababaw po yung mga dangers. Maggalaw. So, yun yung mayanig. Mayanig. Yun yung magalaw. Maggalaw. Maggalaw. Oh. Ganyan, parang talagang tinira ng harapan yung Mindanao eh, no? Just, no? Yeah, ano ko lang, yung Ruby Towers in 1968, may building po dun sa Binondo na bumagsak after only a 5.3. Oh, parang gano'n eh, 5 plus 5. Lang. 5.3 intensity. Yan naman tayo. Ay, ubus! Gabi! Tumba! Gabi! Literal, gabi yun eh, gabi. Parang hulog siya on its side. Oo. So, ang daming na tabunan. So, na, ang findings doon, defective construction dahil yung mga rebars medyo at saka ano off-center wala yung wala siya sa sentro yung balance na ano nun ang na-affect nun yung engineers tsaka yung architects nakulong sila for ano kasi na-determine dun sa case na yon kung ganong katagal yung liability ng engineers and architects. So sabi ng Korte Suprema about 15 years kaya good morning mga idol. Paano nasabi ni alleged vice president na hindi matagumpay ang drug war? Eh, karamihan ng mga nahuli, supporters niya, sabi ni Boyet. Sabi ni Boyet ang bakit. Grabe to si Boyet, oh. Makasabi ng totoo, grabe. Hindi kasi nung nangangampanya si Robredo, may picture siya, inaangat yung braso niya si ni Jed Mabilo at saka ni Paolo. Hindi naman nahuli si Jed Mabilog eh. Umalis lang ng bayan yan eh. Alleged drug lord. Hindi, pero hindi siya nahuli. Ano naman sinabi nahuli dito? Tumakas. Tinataas yung ano. Kasi noon na panahon na sumisikat yung Espinido, mukhang malapit na ipadala sa Iloilo. Muntik na nga ipadala sa mga Barreto sisters sa Espinido. We wish. Uy, pinatulan na ng CNN niya. Yung Barreto sisters. Barreto issues. Ay, talaga? Oo, nasa ano na sila. Abroad na sila ngayon. Pinatulan nina? CNN. Maya-maya yan na world issue na yan. Nung nakisawsaw na si Anna. Pag-uusapan na yan sa GA7 Summit. Basta na kanrem. Nung nakisawsaw na si Annabel Rama, bigla sinabi ko sa sarili ko, okay, TP, it's time to let go. Pag sumari niya si Annabel Rama, lumayo ka na TP, wag bigla. Di ba ano? Kasagsas na talaga. Inalitmus test na kasawsaw. Kung kasawsaw-sawsaw ba o hindi. Yan. Wag lang sana. Ngayon napipintong si Justice Leone ng ano, sana hindi na siya sumama dyan. Diyan sa Barreto issue. Kasi baka... Sumali pa ba? Hindi naman yata sana siya sumali. Sana nga, hindi na nga. Doon lang kay ano? Doon lang siya kay Kinabea. Was it worth it? Is it worth it? Na puro ang bagong lab guru sa Twitter. Sino? Si Justice Leonin. Hindi mo ba nakikita yung mga tweets niya? Well, ang dami niyang ano, lab advice. Yes. Yung mga tipong mahirap ma-in-lab kapag bar reviewee. Yeah. Pero, meron po akong isang tenet sa, yung talagang pananiniwala ako eh. Pero nahihirapan po akong maging confident sa mga nagbibigay ng love advice na pag tinignan mo yung itsura nila mukha silang habang buhay na single. Di ba na? Yung pag tinignan mo yung patuturuan ka sa pag-ibig, pero pag tinignan mo na may hulma ng mukha, yung mukhang habang buhay na single. Tapos sabi ko, pag patuturuan mo, buhay mo muna. Yan lang. Sobra kayo. There's a third case of polio, no? Four-year-old girl. Diyan sa Maguindanao ho. Report ng DOH, pangatlong dengue, polio case. Eradicated na yung polio dito sa atin eh, no? Kasi dito nga nagsimula yung worldwide anti-polio drive campaign. Dito sa atin yon, way back in 1979. Okay? Panahon ni Garcia as health secretary. Dito sa atin nagsimula, ngayon in-adapt na yan ng WHO worldwide. So worldwide, halos eradicated na yung polio virus. Ngayon, ito, sinasabi nila na naman kasi natakot sa bakuna. Ang mga tao, walang kinalaman ho sa bakuna ito. Sinong nagsasabing natakot sa bakuna? Yung mga chismis-chismis. Pero ito, WHO din ang nagsabi
na ang cause nitong polio outbreak na ito, vaccine-derived polio. It's a vaccine-derived variation. Kumbaga, polio virus. Paliwanag mo kung paano nangyayari yon, Trixie. Nagkaroon, ibig sabihin, nabakunahan yung tao. Oh, ngayon. Na, tapos sa loob ng katawan ng tao, nag-mutate. Yeah. Yung virus. Virus. Na ilabas niya ngayon yun. Nailabas yun dun sa dumi. At dahil informal ang sewerage natin, that's anong informal? Madumi talaga. When I say informal, walang sewerage. Walang sewerage. Ibig sabihin, hukay-hukay ng kanal. Wala talaga. Walang treatment. Walang treatment. Ngayon, napunta sa water system. May naka-ingest nun. May naka-ingest. Okay. Nung vaccine, hindi dahil sa hindi nagpa-election. Hindi ito cost ng vaccine scare. Hindi po ito cost ng dengvax siya. At hindi po si Percy Acosta may kasalanan nito. Magkaiba po yun. Nangyayari po talaga yan maski sa ibang bayan na polio derived. Hindi tayo yung first. Ano mo naka-ingest ng ano, di ba? Ano ang kabaliktaran ng ingest? Digest? No. Davis? Seriously. Ay, sir, matalino masyado, Tim. Masyado malalim. Okay, may isang text. Ingest. Seriously. Are you saying this ingest? No, yeah. Seriously. Yes. You're saying this seriously. Seriously, good. Seriously. Okay, alin po ng Cubao? I hope Lenny takes the president's offer to be the drug czar for 6 months. Mm. Gusto lahat ng mamamatay sa drug ops within those 6 months, kay Lenny rin ba isisisi? Para patas naman. Mm. Tapos, paglagpas ng 300 ang patay within those 6 months, dapat may lawyer din na magsama kay Lenny sa ICC complaint. Tarantado rin to reader na to. Hindi, ako talaga gusto ko maupo si Lenny doon. Hindi mangyayari just for yun, the fun of it. Ang kanyang ano, for the entertainment ang, value. Ang kanyang programa, tatlo lang eh. Kailangan angat buhay. Hindi lang yun. Chinelas. Kailangan muna na magkaroon ng parang information. Mm. Education and information campaign, number one. Mm. Number two, kailangan may models. Portugal, mga ganyan. In certain areas of Europe. Mga ganyan. Okay. So ano, sir? Ano una? Kailangan may information. Yung ano lang, parang pasidaya. Ito, kailangan natin. Okay. Patalastas. Tapos models. Okay. By area. Models. By area. Okay. Halimbawa, ang pinaka matinding ng drugs dito sa area na ito, ang kailangan natin dito ay may Portugal model dyan. Okay. Portugal. So, workoutin yan. Mabuyan na lang. Sige, sa number 3. Anip yung Portugal na yan. Pagkatapos number 3, magre-report na siya sa UN. Yon. Ayos na kami. Ayos na? Oo. Okay. Nagkaintindihan na kami. Meron no request ang Securities and Exchange Commission. Ano raw, sir? Sa Bangko Sentral ng Pilipinas na magkaroon daw ng ceiling ang interest rates at kung ano-ano pang singil ng mga lending companies at financing companies sa mga consumer loans at payday loans. Ay, true. Kasi po, ang interest dyan 2.5% a day. Ay! Daily ang interest dyan. At legal itong mga activities nito, ha? Di parang ano, sir? Yung mga nakikita mo, yung mga tinetext ka, nag-o-offer ng quick loans, i-commit mo lang yung payday mo. Kung meron kang bank... 2.5%. And then there are other fees. Kaya ni-re-regulate na. Kailangan i-regulate siya. So sabi ng lahat daw ng angal, ang dami nila tinatanggap, binabaha sila ng angal. Yung Securities and Exchange Commission. So nagsabi yung Securities and Exchange Commission sa BSP, lagyan ho ng ceiling. Ibig sabihin ng limit ang interest rates. Then, dahil ho talagang pag nanakaw na yung ginagawa. Niyan. Okay. Okay, hindi. Bago natin ituloy yan, there are, ang common misconception, nung natanggal yung Usury Act, wala nang limit ang interest rates. Pero actually there is. Base dun sa Korte Suprema, it's 2% per month.
2.5 a day. Ay, yung ginagawa nila is illegal. Is still illegal. Ayun. It's unconscionable. Alam mo, hindi lang kasi yung mga yan eh. Pati banko, titirahin ka sa other fees. Real estate. Yung mga real estate, magbebenta yan, pre-selling. Okay. Ang daming fees niyan. Titirahin ka niyan. Ngayon, pag natapos ka na, i-turnover na sa'yo, pre-selling eh. Turnover na sa'yo, may mga incentives daw yan, discount. Et cetera, et cetera. In particular, Mega World. Yan, notorious yan. Hindi bibigay yung discount. Gagawa ka na kung anong butas. Eh kasi hindi mo ginawa to, hindi mo ginawa yan. I think halos lahat ng corporations na nagtatayo ng condominiums, ganyan. Ang daming hidden costs that are not contained in the contracts. That's precisely. Pag settle ka na, ita-turnover na sa'yo yung key. Doon na magkakaano. Doon na nagkakalabasan ng kung ano-anong fees. Tapos napasubukan na kasi. Tsaka bayad ka na. Halimbawa, na-finance na ng bangko. Tapos na yun. So, tapos na yung tapos obligation na yun. Mo sa kanila, bangko mo na ang obligation mo. Doon ka titirahin nun. So, bangko yung turnover. Ang dami-dami. Dapat costs. To, matignan yan. Sino ba pwedeng ahensya tumingin yan? Wala eh. HLURB. Ay, useless. Office of the Vice Office of the Vice President. Useless din. Sobrang mas lalo. Grabe. Yung nakakulong, si Dilima. Oh, pwede. Ha? Si Dilima? Eh, pag natira na siya ng harapan ni Gordon. Hindi, mahirap mag-ano doon pag ano kasi napasubo ka na eh. Pag ano sa... Sa condominium? Napasubo ng hindi, saba. Halimbawa, nakabayad ka na. Grabe kayo! Saka ka titirahin ng mga kung ano-anong mga expenses. Kung ano-ano, lalo. Eh, napasubo ka na. At saka, ang, alam mo, minimum amount dyan, 69. Ay! 69,000. 69,000. Grabe kayo. Kaya naman eh. Talaga naalala ko yung picture ni Leila na nakabikini. Not just any ordinary bathing suit. Ma'am, yun dapat ang pinagmumulta talaga sa Boracay. yun visual talaga. Pollution. Ma'am, hindi lang pagmultain. Ma'am, dapat ma'am, may kasama yung mga kahit ano man lang eh. Kaprison correctional man lang. O meron daw nagreklamo daw sa HLURB. May nagreklamo. Wala daw nangyari. Ito, sabi nila. Sinabi ko sa iyo, useless. Kadalasan, pagka nire-reklamo sila sa HLURB. So, wala akong supervisory body na kumokontrol niya mga pagsasamantala ng mga real estate developers sa mga bumibili. Isang bungo nyo kaya Secretary Sani Dominguez. Para mag-clarify niya rin dun sa mga para ma-redefine natin yung uselessness. Ay, tingnan mo kung hindi marindi yun. Hindi marindi yung ano yung respondent. Sa dami ng clarification. Tatlong taon. At hindi nga marami ang clarification, isa lang eh. Paulit-ulit lang. Pagka sir, pagkatapos yung tatlong taon, akala mo tapos na. Hindi, may clarification pa yan. Wala na clarifications. Not deterred. Oy, congratulations, Mr. Ramon Ang. Bakit daw? Tofil. Outstanding Filipino. Good job, sir. Good job. Siya daw ang magbibigay ng message sa December 1. Yes. Yan, ang balita ako. Batiin ko lang si Genkuro Shuriken sa aking YouTube bukas birthday niya. Advance. Baka makalimutan ko eh. Sinabi mo, batiin ka dito ngayon. Ay, happy birthday din pala kay Associate Justice Marvick Leonen. Kahit hindi niya birthday. Pero feeling ko, pakiramdam na birthday niya ngayon. Greetings kay Doc Eric Yapuanco ng Icon Clinic. Tapos, okay na tayo, no? Ay, na yun. Maraming salamat sa pagsubaybay. Marami, nagre-remind pa sila. Oh, it's almost 10 a.m. Para producer ang malit. Alam nyo, may clock din ka dito. Kita din namin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa Karambola ngayong araw na ito. On behalf of Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Argenia, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang Tabayanan, susunod ay may flash report po tayo from Jill Resonto on the earthquake. Oh, Karambola, mga kababayan, ang inyong karambolista. Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz.